Hindi lingid sa ating kaalaman na maraming inmates ang nakakulong dahil lamang na-sit up at nataniman ng kung anong ebidensya. Ayon nga kay Senator Tulfo, dapat mapanagot ang mga otoridad na sangkot sa ganitong gawain. Balikan din natin, Mr. Chair, yung batas na parusahan yung mga pulis o sino man mga otoridad na nagpaplanta ng ebidensya. Hindi lamang droga, nagpaplanta ng baril, nagpaplanta ng patalim, nagpaplanta ng kung ano mga bagay na para makulong po yung pobre nating kababayan. Kuminsan na pagtitipan lang po yung mga pobre dahil alam nila, eh, walang pampiyansa, walang panlaban, ginagamit po na fall guy. Diyan po, marami po dyan. Siguro po, pag-aralan po natin, kasamaan ko dito ng Senado, yung hindi lamang po doon sa pagplanta ng droga, kundi iba pang mga ebidensya na dapat magbayad, maparusahan yung mga nagpaplanta ng ebidensya. And also, Mr. Chair and my dear colleagues, tinitingnan ko rin po na gagawa po tayo ng batas o kinakailan mag-amend tayo ng mga batas na para yung po mga nakulong na mga mahirap na tikwabayan na patunayan din later on na walang kasalanan na absuelto, siguro po they deserve compensation from the state. At siguro po kailangan maparusahan din later on yung mga otoridad or whoever that causes them wrong for them to be wrongly accused. Yan po ang aking suggestion and I invite my dear colleagues to look into that. Yan po ay gagawin kong advocacy ko na para isa pa pong dahilan yan para ma-declare po ang population sa ating mga city jail pati sa ating mga kulong. Ang mungkahi na ito ni Senator Raffy Tulfo ay nagmula sa panukala na dagdagan ng mga korte sa bansa kung saan mula ito sa panukala ni Senator Bong Revilla at Senator Gatchalian, ang Senate Bill 1186 o Creating Additional Division in the Court of Appeals para mapadali at mabilis ang proseso sa korte at para hindi napipigilan dahil sa kakulangan ng ang bawat kaso. Dagdag pa ni Tulfo na i-check at alamin ang mga lugar na kulang sa naturang korte. Aking pong statement ay nakasentro sa pagbibigay ko po suporta doon po sa bill na ipinail ng mga kasamahan ko tulad ni Senator Bong Revilla, yung saka Senator Sharon Gatchalian, yung pagdagdag po ng ating mga korte. Totoo po at naangko po ang kasabihan na justice delayed is justice denied. The clogging of the court dockets is a long and lingering problem that besets our judiciary in their effort in dispensing true justice. Lahat tayo ay sang-ayon sa layunin na dapat ang hustisya ay makamit ng lahat sa madali at mabilis na pamamaraan. Ngunit ito po ay napipigilan o nababaalam ng kakulangan ng korte sa ating bansa na magpapatupad nito. Kung madadagdagan po sana natin ang mga korte, mabibigyan na rin ng pag-asa ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na nabubulok na po sa kulungan habang nililitis ang kanilang kaso dahil sila po ay walang pambayad ng piyansa. This is social justice in a true sense. The net effect of the creation of new courts is the unclogging of court dockets brought about by the speedy dispensation or disposition of all pending cases, and this would also contribute to the depopulation and decongestion of our prisons and detention centers. The cascading effect of this legislation will be felt in the entirety of our judicial system. At wag po sana magtapos dito kung di dapat tayo po ay mag-ikot sa buong bansa at alamin kung saan po pang mga lugar na kulang po ang mga korte. We have full confidence in the competence of our magistrate in performing their judicial functions. Same is restricted by the requirements of due process which cannot be sacrificed in the altar of haphazard handling of cases to the detriment of all parties. In criminal cases, court must always respect the right of the accused, the speedy disposition of their cases, while in civil cases, both parties to a case must be given ample opportunity to present their side. Ang naturang panukala ay sinuportahan din ni Senator Robin Hood Padilla. Sundan natin at pakinggan ang kanyang mensahe. Ako po ay estudyante din ng batas. Iba nga lang po, hindi nga lang po ako sa law school nag-aral, kundi sa Bilibid. Yan po ang aking karanasan, ano, kaya napaka-interesado ko po sa usapin na ito. Ako po'y walang kontra sa mga bill na ito. Wala po akong oposisyon sa SBN 1186 na ito na magdagdag po ng justices sa Court of Appeals. Bagamat na ako po ay naniniwala na mabilis naman
ang mga disposisyon ng kaso dyan. And sa dami po ng populasyon natin at sa dami po ng mga kaso, mas maganda talagang dagdagan. Kaya meron lang po akong mga katanungan mamaya para po sa inyo. Ang gusto ko lamang pong malaman ninyong lahat, ako po ay nakasuporta sa bill na ito. Maraming salamat po. Layunin ng Senate bill na ito para mababilis ang proseso ng bawat mga kaso at mabawasan na rin ang sobrang crowded ng mga kulungan na siyang pangunahing problema. At may saayos ang tamang proseso sa korte kung may sapat na tauhan na siyang kumikilos para gawin ito. Isa pa dito, dumadami ang nakakulong sanhi ng mga naakusahan o nataniman lamang ng ebidensya at walang sapat na pera para magpiansa kaya tumatagal ang mga ito sa kulungan. Dagdag pa ni Tulpo na gumawa ng panukala na ang bawat inmate na pawalang sala ay magkaroon ng compensation. Kung inyong napanood ang video na ito, mag-comment lamang at magbigay opinion. Hanggang sa muli, maraming salamat and mabuhay po kayo. God bless.